iba kundi si Coach Jane Lacuna. Grabe ang tiyak sa iyo, ha? Sa ano yan na, sa first bite of class yan, hindi yan kay Cooks, ano, kay Cooks yung ano, nabigyan talaga natin ng buhay, ang pagpapakilala natin. Kasi lalo kung, di ba, lalo kung mga ipapakilala, yun ka magpapa, ano, yung ipapakilala mo sa doon, mga empleyado. Katulad ng mga teacher, di ba, parang, ah? Yan, sabi nga po, bubuo ka lang po ng... Hindi ah, sa iyo ko iniharap para nahahawakan ko. Eh, ba't sa akin mo iniharap? Ay, yung boses mo kukunin ko din eh. Ah, di dito. Hindi, ikaw nga mag-video sa sarili mo. Ay, ako mag-video. Asa, sige pa. Hindi, kukunin ko po kasi yung guide nyo. Yan, sabi nga po, gagawa ka lang po ng grupo. Lima nung ng 14 million ah. Para saan? Pahingi naman lang. Pahingi naman dyan. Ayun ang kapatid ko, kalbo naka-stress. Aba, naku pa. Nawalan ang buhok. Hindi, mabinig niya ng pampatubo ng buhok. Ayoko nga ba. Oh. Hindi, pag nandoon niya kami. Hindi, langis-langis yan. Sabi nga po, bubuo ko lang po ng dalawang grupo. Mm-hmm. Yan, sa A at sa B. So, ma'am, ikaw po ito. Ano kasunod nga din ni Apps sa sasabihin kong aray? Ngayon ma'am, ang gagawin lang po natin dito ay share and invite. Ayan, ngayon po, ang gagawin lang po natin ma'am dito ay share and invite. Tanong ma'am, marunong bang mag-invite? Ayan, tanong ma'am, marunong po ba mag-invite? So, siyempre, marunong. Ayan ma'am. Saan po ba kayo nag-i-invite ma'am? Saan po ba kayo ma'am nag-i-invite? Ay, pag ako ang pinakausap sa piyesta. Di ba, magaling naman ma'am mag-invite kayo lalo na't pagpiyestahan. Binyagan. Birthdayhan. Pero yung pag-invite natin doon, ma'am, puro yung palabas. Ayun. Pero yung pag-invite natin, ma'am, doon, puro palabas. Pero dito sa First Bite of Plus, kapag nakapag-invite. Kukul, loob man yan, ulabas ng katawan. Ako po, ma'am. Saan po? Sa atay po. 12.6 na po. Ay, power. Kailangan po ninyong agapan, ma'am. Huwag po ninyong baliwalain po kasi pag lumala po na ko, lalo pong malaki ang gastos. Di ba? Baka mauwi sa cancer, ate. Diba dapat operahan niya ako, hindi naman ako nagpa-opera. Kasi baka pag na-operahan ako na daw ako nandun. Yes. Ayan. Opo, so, sa noodles po. Atik ba yan? Uwin, saan ang uwin? Dika ng mga buwag na may uwin. Yes po. Yes. So, ano po yan? Siyempre po, masarap, kumbaga, madaling iluto. Pero, wala po talaga tayo nakukuhang sustansya. And din mga dilata. Anong matinding preservatives na meron sa dilata, bakit hindi siya nasisira 3 to 5 years? Mga chemicals. Ano po tayo matinding, ano po, opo, bukod sa chemical? Ano pong matinding preservatives? Alcohol. Ah, very good. Formalin yun. Formalin. Para hindi masira. So, tumbok nilang dalawa. So, yun po. So, ngayon po, nalaman na ninyo, kumbaga buhay pa tayo, pinaformalin na. Tama po ba? So, ano tayo? Kayo naman, kasi may pagpipili naman po tayo eh. Tama po. And then, soft drinks. Masarap po ba? Sino po ba dito hindi nakakainom ng soft drinks? May inumin po. Tinigil po araw-araw. Nako, patay. Alam nyo po ba, yan, karirinig ko lang po kanina, kapag ang tao pala na inom ng soft drinks ng dalawang beses sa isang linggo, magkakaroon ka na ng cancer. Hindi ngayon. Pagdating ng time. Dalawang beses lang po yun sa isang linggo. Ipapano kung araw-araw. Araw-araw po yung soft drink. Naiipon. Naiipon sa katawan. So una pong makukuha. Isang, isang linggo, dalawa. Opo nga. Dalawang litro. Dami. So at least po narinig na po ninyo. Ano po, itong sakit lang naman yung makukuha natin. Una pong sakit, type 2 diabetes. Bakit po ang isang basong soft drinks po, meron po siyang 12 teaspoon na magic sugar. Pinakamurang panlinis na ng CR natin ngayon, ang soft drink. Nalilinis ang CR, ano pa po kaya yung bituka? Tatlong acid lang naman yung nandoon. Kaya maging aware po tayo kasi napakasarap po talaga ng soft drinks, lalo kung malamig. Pero iisipin po natin, ano bang binibisyo ko dito? Yun po dapat laging iisipin
natin na yung pagkain na kinakain ko tatlong beses sa maghapon, ito ba ay may nakukuha ba akong sustansya? Tama po. So hindi po ngayon naparamihan ng madami akong nakain, hindi po. Dapat itong kinakain ko ba ay may nakukuha akong sustansya? O ito ba ay nakakatulong sa katawan natin? So ngayon po, pag-uusapan natin ang First Vita Plus, ano po bang meron? Ang sangkap po nito, so nakita po ninyo iba't ibang flavor. So ang sangkap po nito po, malunggay, dahon ng sili, saluyot, uray, talbos ng kamote. Tanong, kilala po ba or kilalang kilala? Kilalang kilala. Kilalang kilala. Yes. Saan po natin yan nakikita? Nasa paligid lang po, lalo na po kung mga nakatira sa bundok. Pero dito wala lang, kaya buhangin nandiyan. Yes, opo. Pero pag, lalo na pag nakatira sa bundok, eh yun po ay nakikita natin. Kumbaga, mga anong natural. Yan ang mga tanim doon sa Mindanao. Yes. May mga tanim. So ang good news niyan, ma'am, hindi yan basta gulay. 10 years po siyang inaral. Mahigit 1,000 gulay, pero yung 5, yung nakitaan na may pinakamagandang benepisyo. Bakit yung, kapatid mo ba yung si Sir Japper? Ay, hindi, ano? Best friend. Na bakit si Sir Japper nung nakainom, maganda yung pakiramdam niya. Na kahit mayat maya ka coffee, ganun yung pakiramdam niya. Kasi, gulay. Gulay po siya na, yan, ginawa siyang coffee. Ano, so yung gulay na yung 10 years na inaral, dalubhasa ng mga dalubhasa, herbalist, botanist ng mga doctors. So yun yung nag-aaral niyan bago siya nakalagay dito. Nakalagay dito sa mga sachet. Ano po, so bibigyan kayo ng idea po kung paano, kung bakit makakatulong yung limang gulay. Kasi malunggay pa lang po, tinatawag siyang miracle tree. Bakit? 300 na sakit, kaya niyang matulungan. Diba ako may sakit na dalawa, yung hindi ako nakakadumi ng 6 na araw, tapos meron akong lumalaking puso. So ibig sabihin, may utang pa ako kay Malunggay ng 298. Kasi sa Malunggay pa lang, 300 na sakit, kaya niyang matulungan. So kayo na po mag-isip ng mga sakit na yan. Ano po? And then pinakamasustansyang gulay sa buong mundo. Malunggay. Yan. Yes po. Antibiotic. Yes po. So meron po tayong natural antibiotic. Nililinis ng malunggay yung dugo at tubig ng ating katawan. Tama po. So sa malunggay pa lang, sold na tayo. And then meron po pangalawa, dahon ng sili. Pero bago po pala ako magpatuloy, naku, nakalimutan ko po pala. Kumusta po pala ang inyong health? Kumusta po kayo, madam? Wala ka po maintenance? Wala. Ah, good news po. Ilang taong ka na po ngayon? 61. Pero yung binanggit ko pong pagkain sa'yo, kinakain niyo po. So, yun po ha. Naubusan ka munggay malunggay dyan. Hindi, yung binanggit ko pong pagkain kanina ng mga bawal to. Ay, yung mga bawal, kinain. So, walang hindi kinain. Kinain lahat. Kaya, lalo na sa soft drinks. Baka po. Opo, madam. Kaya nga po, ano, hindi mo yan ramdam ngayon, pero pag once na siningil tayo, ayun na po. Pag nanghihina kasi ang katawan natin, doon papasok yung mga sakit. Tama po. And then, kayo po, kumusta naman po kayo? Wala naman po yung problema sa health. Wala po. Ano, tita? Share mo. Share mo. Magulatin. Hindi, ano po yung mausabayo. Ano ba yun? Yung masasabihin. Magugulatin. Yung problema mo, ate. Dibius. Hindi po. May asthma po ako tapos. Oh, very good. Meron po akong fatty liver. Okay. Oh, kayang-kaya. Ano po? Kidney stone. Nervous. Tapos, nainom ko na po ng... Mas makakatulong, mas mapapabilis ang galing nyo. Kailangan po lagi ng mag-sans. So, madali po natin matulungan yan dahil po yan. Ano po, so meron po kasi akong babanggitin sa yung gulay mamaya na pwede pong makatulong dyan sa inyo. Ano po, ikaw naman po. Power cell. Wala namang inyo. Pero kinakain mo yung mga binanggit. Ayun. Iwas na. Kung pwede, alsin na. Mamaya lang po sa akin yung kinain. Kayo po. Kayo po, sir. Abusis po talaga kayo ng inyong anak, sir. So, ano po, may problema po ba sa health? Dati may problema, ayaw na. Tapos ano, na. Wala na po. Kilaw naman, kilaw. Ano, gulay. Na ano sa intra? Sa intra. Nakuha ay, daw, nakuha. Hindi na galing sa doktor. Sa intra gumaling. Sa intra gumaling. Oh, minam din ako ng intra. Anong, hindi kinaya? Hindi, ano na rin. Ay, yung nung ako'y nagkaano man ng intra, tapos opti na.
Tinapos ka yung inano ko lang tatlong intro. May mga maintenance ka po ngayon? Wala po akong maintenance, kundi ang maintenance ko sa asthma, yung Seretide. Ah, okay. Yun yung... So kayo naman po? Lahi na namin. Gusto ka naman? Yes lang po. May problema po ba sa... Pero mga katulong po? Ano po? Wala pa. Sa bulsa wala din. Na. Wala pa. Ay, may problema daw up sa bulsa. Hindi po gulay po siya. Ay, papa. Ay, kailangan niya, sir, kaagad paturukan. Meron kasi nangyari. Paturok eh. Nangyari, pero pwede mo din. Mama ni Kabubo, yun lang yan. Pinagamit na lang. Paturok eh. Palagi siya nagbigay sa akin. Ayaw. Marami kada araw. Kasi wala ko dito. Nasaan? Kaya gusto ko yung, ano? Saan? Yung gatas at saka kape. Padalahan mo. Nagpapaship naman tayo ng product. Ayun, pwede naman kung oo, kung meron namang mabili. Sabihin mo, painom. Iya, kaya nga. Ipainom mo doon. Ano mo, na kailangan mas marami sa isang araw. Para malakas ang resistensya niya. Para yung pong orange ko yung nasa bahay namin. Melon. Ay, yung melon. Ito kasi ay, ano to, fruit medley. May melon fruit medley. So yun, tuloy-tuloy na po tayo. Ano po, so pangalawa po, nasangkap dahon ng sili. Ano po? Dahon ng sili. Saan po ba inilalagay ang dahon ng sili? Tinola. Tinola. Naglagay ako ngayon. Yun lang po yung wala nang lansa. Yun lang po yung ating alam. Ano po? So ang dahon po pala ng sili ayon sa pag-aaral ay bumabasag ng namumuong lugo sa ugat natin. Yes. Lalo ayun, si na po may mga rayuma, na stroke, na katata. May mga arthritis. Bakit po? Kasi po, bakit na stroke ang isang tao, di ba po, may nagbabarabarang dugo sa ugat? So yung dahon ng sili po pala, bumabasag ng namumuong dugo sa ugat natin. Para mapakinggan nyo ang ganda ng produkto po siya, natin. Pampagana po siya sa mga batang hindi maganang kumain. And then maganda po siya sa mga mag-asawa, yes, pampagana din po sa mga mag-asawa. Huwag lang po sa ibang asawa. Sir? Sili bunga ng sili o dahon? Dahon. Dahon. Ano po, itinatandaan ni Ma'am yung dahon ng sili. Hindi po lagi. Pwede niya yung sili paano sa ano dito sa mga bata. Itapal. Masikit ang tiyan. Ginano namin, ilagay dito. Pati-pati. Ay, dapat yung chipa-chi. Joker. So maganda Joker po mga si ang dahon ng sili po sa mga masasakit. Yung may mga rayuma nga po. Baka may kilala kayong mga nirarayuma na. Ano po, kasi bumabasag siya ng namumuong dugo sa ugat natin. Ano po, and then capsaicin siya, kung mataas o mababa ang dugo mo, idinadaloy niya ng normal. Yes. Kasi yung aking mister ko, high blood po yan dati, nangingimay ang binte. May maintenance, pero ngayon po awa tulong ni Lord at ng First Vita Plus, wala na po siyang maintenance. Alam niyo po, pag kumain po yan dati ng pugita, pusit, ng tahong suka po yan. Pero ngayon po, nung naging okay na po yung health niya, kahit ano na po yung mga kinakain niya. Di ba po? Kasi masarap po yung mga pagkain na yon, tapos isusuka lang. Di ba po? Opo. And then pangatlo, saluyot. Ay, hindi ko nakain nung. Bakit sa po? Saluyot. Mandulas. Pinagis ng kumain po ba? No? Mandulas yan. Saluyot. Okra lang. Yung okra nakain, pero po saluyot. Hindi ako nang. Masarap po yung saluyot. Wala akong dito. Hindi ka masarap po sa dinding-ding yung bagoong na bulang lang. Wala dito saluyot. Ano ba yung parang... Parang kamote, parang kamote. Ay, nandidinig ko na ho yung saluyot, pero hindi ko kumakain. Pero hindi po kanakain, kasi yung iba po, bakit ayaw nilang kumain? Kasi okra lang kakainin ko pag ganyan ko. Madulas. Malagke. Para laway ng baka ba? Pero ano? Herbal yun? Opo. Hindi ko nga kumakain. Gulay ko siya. Gulay nga, nadidinig ko na yung gulay. Yung ipil-ipil nung mga nagdaang doon sa teras de Ponte Pego, may nakita akong bumili din sa amin ng mga paninda. Sabi ko, sir, lason yan. Eh, ba hindi ha, kinakain ko sa amin na. Yung ipil-ipil, oo. Dahon sa ipil-ipil? Yung bunga. Kita ko kinakain. Sarap yan, may kakain sa... Para daw siyang money. Nag-aral mo nga. Yung buto. So yung saluyot po, yan, yung saluyot po ayon sa pag-aaral, kung meron tayong shampoo sa ating buhok, sabon sa ating katawan, ito naman yung nagsisilbing sabon sa ating bituka. Kagaya ko po na 6 na araw akong bagong makadumi. Di ba ma'am, pag lumala yun ma'am, paano magiging ano ba? Impact yung adispits. Magiging colon cancer. Sino po bang namatay ng colon cancer po? Si ano?
Sino po? Sino pa? Aquino. Yes. Di ba po may pera? Pero walang nagawa ang pera, di ba po? So maging aware po tayo kung ano po yung ating mga hinahangain. Pagdumi ko. Kayo po. Ilang araw ka tinine? Eh ako yan, no? Sa isang araw, isang beses lang nata. Dati yun. Pero ngayon, ano na, normal. Oo, oh, di ba, very good. Kasi ako ng herba. Mm-mm. Ay, matagal. So yung ano po, sa luyot kung titingnan natin madulas, ayaw ng iba kasi nandidiri. Pero ayan pula, po pala ang nagsisilbing sabon magandang sa atin. Magandang herbal gin, no? Bituka. Herbal gin. So maganda po. Pero mahilig naman kayo sa coffee. Saya nakarating si Mami Hugot sa Bukana ngayon. Ayan kasi yan, kailangan natin talagang... Ayan si Tatay Tats nga gagawa ng kanyang bangka. Tatay Tats, malapit na yan. Ayan, nag-aano siya, nagpipintura ng kanyang laruan. So ayan, andito ngayon tayo sa baybay ng Bukana. So ayan, si Nanay Sword, si Kautoy, andito. Kautoy! Ayan. Masisipag na mga vlogger. Si Mami Hugot ang masipag na yun sa tagapag-alaga ni Bibri. Ayan, tama. Ngayon si Ella alternate kami. Yan si Toglik. Ano ba yan? Pauwi ka na ba? Kabungot. Shoutout kay Kabungot. At maraming salamat at tapahiram tayo ng dala. Kahit pa pa may content tayo, dagdag natin ito sa ating vlog. Wow. Yan, so panoorin natin. At, shoutout kay Mami Hugot. Yan, supportate kanyang channel. Yes. Mami Hugot at kina Ella Kabungot. Yan. Thank you, thank you. Oo, damihan mong huli hat. Ilalako natin mamaya. Sana, makarami tayo. At talubat. Ano, nagbangka ka? Hindi, motor lang yung motor. Para po pa, ano, talubat na ata. Ayan, si Nanay Sour. Ang asawa ko, hindi na kami nagpapadoktor. Matagal na mm-hmm. Yan si Tita Raya. May maintenance dati. Grabe. Yan, abang-abang na lang po ulit.